Magsitayo po ang lahat. Nakilain ang kanyang ngalan, purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo na way sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Kapatid, nasa wibis tayo ng 32 na linggo ng karamang panahon ng panahon taon ng ating pagdiriwang. Isama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon, kayong narito sa loob ng Basilica Minor at pambansang labanan ni Jesus Nazareno, lalo na yung mga laging mga kasama natin sa panahon ng I Thursday. Isama rin natin ang mga intensyon sa ating mga kapatid na naugnay sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Instagram, X, TikTok at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Idagdag din natin ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, lalo't higit na sa Israel at sa Ukraine, at para sa mga naapektuhan dahil sa mga bagyo. Mga kapatid, sa sulat ni San Pablo kay Philemon, ay kanya pong ipinapahayag ang pag-ibig ng isang Kristiyano na siyang magbabago ng lahat. Gaya halimbawa na ang mga alipin gaya ni Onesimo ay mapabilang na sa mga hinirang ng mga kapatid ng Panginoong Hesukristo. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Lucas ay sinasabi ng ating Panginoon, hindi man madarama o makikita ang paghahari ng Diyos, ngunit ito'y nagsimula na sapagkat darating ang tao, anak ng tao na parang kidlat, ibig sabihin ng ating Panginoon, ay nasa atin na sa buhay. Ngunit kuminsan hindi natin siya kinikilala dahil sa ating karapukan at kinaan tayo nagkasala. Kaya minin po natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa iyong kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng anghel at mga banal, at sa iyong kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Paawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, para mo nang awang ilayo sa amin araw-araw ang lahat ng mga sumasalungat sa amin na tumahadlang upang ang aming buong katauhan ay magkaroon ng kalayaan para kusang sundin ang iyong kalooban sa pangitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Philemon. Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal. Dahil kay Kristo, maaari kong sabihin dapat mong gawin ito. Gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus,
at ngayon nakabilanggo dahil sa kanya ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Dati wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayon malaking tulong siya sa ating dalawa. Pinababalik ko siya sa iyo at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling upang sa halip mo siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa maputing balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya may magkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito. Ako si Pablo ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon. Pagbigyan mo ang aking kahilingan. Dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Ang maaasahay lagi Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom. May pagkaing handa sa nangagugutom. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Pinalaya niya ang mga nagbihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Walang hanggang hari ang Diyos na Panginoon. Ang Diyos mo siyon ay mananatili sa lahat ng panahon. Mapalad ang kinukupkop ng poong Diyos ni Jacob. Magsitayo po ang lahat. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Ako'y puno, kayo'y sanga. Kapag ako ay kaisa, kayo'y tiyak na namumunga. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, si Jesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan
at wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo'y nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. At sinabi niya sa mga alagad, darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw ng anak ng tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, naroon siya o narini siya. Huwag kayong pumunta upang siya'y hanapin, sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang anak ng tao'y darating na parang kidlat, ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap ay itakwil ng mga tao sa ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pongisus Nazareno. Nasa panahon tayo ng Webis, araw ng I Thursday, at nasa panahon tayo ng Webis ng ika-32 na linggo sa kanawang panahon, sa panglawang taon ng ating pagdiriwang. Kapag ka napansin po ninyo ang lahat ng ating mga pagbasa ay tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay naulit sa Biblia, nakakaunti lang po, 80 times lang. Na ibig sabihin, ito ay napakahalaga at napakabanal na kung saan hindi ito ko basta't banggitin lang sa banal na aklat. Ang paghahari ng Diyos ay tinatawag sa mga Hudyo, mga Hebreo, Malkot Elohim. Malkot Elohim. Malkot ay paghahari. Elohim, pangalan po ng Diyos. Ang Diyos ay El Elohim, ay marami. Sa ating pagbasa, dahil ang ating mga pagbasa ngayon ay nasa Bagong Testamento. Sa Bagong Testamento, ay ang paghahari ng Diyos ay nakasulat sa Koinokona Grigo, at ito'y Basilia to Theo. Basilia, isang kaharian o isang paghahari. To Theo, paghahari ng Diyos. Na nasali naman sa Latin, Regnum Dei, Kingdom of God, paghahari ng Diyos. Ang paghahari ng Diyos ay mayroon pong tatlong bagay na dapat nating tingnan. Una, na ang paghahari ng Diyos ay hindi po pang-politika, pang-ekonomiya o pang-militar na pag-control. Bagkos, ang paghahari ng Diyos, kay sinasabing ng ating Panginoon, ang pagnanahan ng Diyos sa loob ng puso ng tao. Ibig sabihin, kapag ka nariyan na, kinikilala na ang Diyos na siya yung hari, siya yung Panginoon, naghahari na ang Diyos. Lahat na kumikilala na naghahari ang Diyos, pumalakpak ng malakas upang sabi natin, ang Diyos ay siyang naghahari, hindi po ang mga tao dito sa mundo, bagkus ang Diyos ang naghahari. Yun ang una, paghahari ng Diyos, na paghahari sa pinakaibuturan ng puso ng tao. Pangalawa, ang paghahari ng Diyos ay pagkakaroon ng mabuting balita. Ang mabuting balita ay siyang magdala una sa lahat ng saysay o kabuluhan ng buhay. At ang kabuluhan ng buhay ay makamit kapag kinikilala natin ang Diyos na siya yung naglikha sa atin. Kaya dapat
bigyan natin siyang pagkilala at pagpupugay o pagpupuri. Ngunit hindi lang doon, dahil tayo mga mahina at marupok, magkasala tayo, ang paghahari ng Diyos ay ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Matanggap po natin ang kaligtasan ng Diyos kapag tayo'y nagbalik loob o sa salitang Hebreo, teshubah. Teshubah, ibig sabihin, babalik sa Diyos. At yung pagbabalik natin sa Diyos ay ang pagsimula ng bagong buhay na kung saan tumatalima tayo sa kalooban ng Diyos. Pangatlo, ang paghahari ng Diyos ay nariyan na, ngunit wala pa. Already and not yet. Ang paghahari ng Diyos ay nariyan na sapagkat dumating na ang Diyos sa simula pa sa paglikha ng lahat ng nilikha ng Diyos. Nariyan na sapagkat ang Diyos ay tumatawag ng mga banal na mga patriarka gaya ni Abraham at iba pa at mga propeta upang ipahayag na ang Diyos ay nariyan. Nariyan ang Diyos sapagkat ito ay ipinapahayag na ng ating simbahan. Ngunit nariyan ang paghahari ng Diyos. Hindi natin kinikilala ang Diyos. Kuminsan naghahari sa ating puso ay ang material na bagay. Mas araw-araw atin pang kinikilala ang pera o kayamanan o pinalagahan ito. Araw-araw kuminsan ang tinitingnan natin ay ang sariling kapakanan, ang sariling interest, ang sarili nating kung anong kinumalingan sa buhay. Kuminsan ito ay bisyo. Kaya hindi naghahari ang Diyos kahit siya'y dumating na. Nariyan siya. Naghahari ang Diyos. Dapat kapiling siya natin at dapat siya'y namamayani at dapat ang kanyang kalooban ay namamayani sa ating buhay. Ngunit kung minsan, ang pinaiiral natin ay ang ating ibig mangyari sa buhay, ang ating mga masamang hilig, ang ating mga ninanais na kuminsan, ito ay salungat sa kalooban ng Diyos. At dahil dito, hindi pa naghahari ang Diyos kahit nariyan na ang Diyos. Tayo mismo ang nagsasara sa ating mga puso sa kanyang paghahari. Tayo mismo ay kumikilala sa kanya pero hindi natin siya kilala sapagkat tinatawag natin ang kanyang pangalan, nanalangin tayo sa kanya, ngunit hindi tayo namumuhay na ayon sa kanyang kaloob. Hindi tayo tumatalima sa kanyang mga turo o mabuting balita o ng kanyang mga salita. Hindi tayo namumuhay na ayon sa Diyos na siyang dapat pairalin sa lahat. Kaya ang paghahari ng Diyos ay nariyan na, ngunit wala pa. Kaya kailangan natin una sa lahat na ang paghahari ng Diyos ay hindi yung ating pagtingin na siya yung maghatid sa atin ng biyaya. Nabigyan na tayo ng biyaya. Winaldas lang natin dahil iba ang ibig natin. Hindi rin ang paghahari ng Diyos na tinatawag nating mga tradisyonal na debosyon. Nangyari ang mga tradisyonal debosyon dahil gusto nating magkaroon ng mga paraan. Ito'y para-paraan lang, pero ang tunay na paghahari ng Diyos ay siya yung gabay, ay siya yung inspirasyon, siya yung liwanag na nagliliwanag sa ating buhay. Ang paghahari ng Diyos ay paghahari ng pagtanggap sa cross. Ang ating Panginoong Hesus tumatanggap sa cross bilang pagsunod sa kalooban ng Ama sapagkat sa pamagitan ng cross, ipinapahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin na hindi tayo maligtas liban lang sa pagpakasakit ng isang tunay na tao at tunay na Diyos na walang iba
ng ating Panginoong Nazareno na siyang naghihirap sa atin upang tayo na binigyan ng malaking biyaya sa kaligtasan ay kumikilala sa Kanya at magkaroon ng mabuting kaluuban upang ang Diyos ay siyang maghahari. Atin pong palapakan ng ating Panginoong Nazareno na nag-alay ng ating buhay at dahil siya pag-alay sa ating buhay, tayo ay naligtas. Kapag ka hindi niya tinanggap ang kaluuban ng Ama, tayo pa rin ay hindi pa rin naligtas magpahanggang ngayon. Magpasalamat tayo sapagkat mula sa cross, dumating ating Panginoon sa kanyang trono o pagluloklok sa kanang kamay ng Ama. At itong tinatawag nating paghahari ng Diyos na narito na, ngunit wala pa, ay siyang pagkilala rin na ang ating Panginoong Hesus ay namatay, ngunit nabuhay muli. Namatay siya upang kanya pong ipahayag na kanyang tagumpayan ang buhay sapagkat ang kamatayan ay nagapo na. Hindi na ang kamatayan ay siyang maghahari. Ang maghahari ay ang Diyos at ang pagkabuhay muli. Kaya tayo'y tinatawag, ayon pa ni San Juan Pablo II, tayo'y mga hinirang na mamamayan na tayo ay napabilang sa nabuhay muli na Panginoon at ang ating awitin ay Alleluia. Ulitin po natin, Alleluia! Alleluia! Lakas pa, Alleluia! Ito ang ating pagpupuri sa Diyos na siya ay maghahari sa buhay natin. Pakisabi sa katabi mo, maghari ang Diyos sa puso mo. Maghari nawa ang Diyos sa puso natin. At ang kanyang paghahari ay siyang magdala ng panibagong paningin sa buhay na gaya sinasabi ni San Pablo na si Filemon hindi na siya alipin. Siya ay kasama na nating kapatid. Naway tayo magkakapatid sa isa't isa na ang Diyos ay siyang pinuno, na ang Diyos ay siyang nagahari, na ang Diyos ay siyang tunay na gumagalaw sa ating buhay. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manangin tayo ng may ganap na pananalig sa Panginoon ng buhay na naghihintay sa atin sa dulong hangganan ng daan ng buhay. Atin pong itutugon, sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang simbahan naway palagi ang ihanda ang mga tao sa pagtanggap kay Kristo sa kanyang pagbabalik, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa pagpapasyang kumilos para sa katarungan at kapayapaan, ang mga Kristiyano naway pagbuklurin ang lahat ng tao nang sama-sama sa pananampalataya at pag-asa at ihanda sila sa muling pagdating ni Kristo, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga trahedya, gawa man ng tao o ng kalikasan, naway hindi magpaligalig o magpahina ng ating pananampalataya, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Ang mga may sakit, naway tanggapin si Jesus sa kanilang mga puso at makita siyang kasakasama nila sa kanilang dinaranas ng mga pagsubok, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Yung mga yumao, naway mapalaya mula sa mga suliranin ng mundong ito at lumigaya sa walang hanggang kapayapaan, manalangin tayo. Sumaamin nawa ang iyong paghahari, Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, lagi kang malapit sa amin.
Alam mo ang aming mga pangangailangan higit pa sa aming pagkabatid. Tulungan mo kaming maging mulat sa iyong presensya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Aming alay sa iyo, Panginoon, ang tinapay at anak ng iyong kaloob upang gunitain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magtiwang bilang isang sambayanan. Magsitayo pang lahat. Manalangin kayo, batid, upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahari sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kaparinto ni marapat ni kay aming pasalamatan. Sing pagingapag ng loob ang tayong likhamot pinangasiwa sa San Sinukob. Sangan mong siya iwastong lubos siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sing pagiliw yung penintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kay kisa namang helsi si awit ng papuri sa iyong pahay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kay sumitan yung Espiritu yung banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo
ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang siling muling mabuhay ganyang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan nilipatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay Diyos daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng manggaling na utos sa turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkaluban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin siyang kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa unang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon, narito ako, naghihintay sa utos mo lahat.
yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Batid nga at natanto sa kasulatan iyong turo. Pakikinggan at itatago sa sulok ng puso. Panginoon, narito ako. Sa utos mo, lahat ng yaman ko ay alay ko sa'yo. Ikaw ang tanging buhay ko. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha sa malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po mga pangalang mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa loob ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana na Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanaw naming utang na loob ang banal na pakikinabang at niluhog naming ang Espiritu Santo ay mag-umapaw sa kalooban naming kanyang tinigib ng iyong kadakilaan upang ang iyong kaganang loob ay manatili sa amin palagian. Sa pangitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating pagdasal ng ating mga minahal na imaot ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Pwede naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Mungkaw ang loob kaming nanalangin at kami na makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito, sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan na iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Panatag naman sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw sa tahanan ng ating Poong Jesus Nazareno ngayong Huwebes, araw ng I Thursday, araw ng ating pakikilahok at pakikiisa at pakiramay at pagbibigay ng panahon para sa mga nangangailangan na nating mga kapatid. Panahon din na tayo ay kumikilala sa paghahari ng Diyos. Ulitin ko, paghahari ng Diyos.
Pasalamatan po natin ang lahat na nakiisa sa atin sa pangitan ng iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang paraan. Salamatan din natin lahat ng mga nagbigay ng tulong at donasyon sa ating simbahan ng Quiapo upang ang Quiapo Church ay makatulong sa mga kapwa na tinailangan. Pasalamatan din natin ang lahat ng mga naglilingkod ngayon. Pagpalain nawa sila ng payong Diyos. Palakpakan po natin lahat ng mga naglilingkod, lahat ng mga narito, lahat ng naugnay sa atin, lahat ng nagbibigay at ng tulong sa atin. Naway ang Diyos ay magpapala sa inyo, mga biyayang siksikliglig at nagumapaw. Ang paghahari ng Diyos ay narito na, ngunit wala pa. Kilalanin natin siya, ibigin natin ang Panginoon nating Diyos at siya'y tunay na pumapanginoon at maghahari ng ating puso, ng ating mga tahanan o saan man tayo naroon. Ngayon na po ang posbas. Mangyari po lamang itaas bagya, may bagay ang posbas na yun. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, iniagpasan ng cross ang walang maloy na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kilingan ng kan na susumamo sa iyo. Makamta na nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan may tag na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalaming imahin, dasal at mga bagay-bagay. Basbasan ang may mga karamdaman. Sa pangitan ng benisyon ito na maalala ang pangakon sa binyag na ikaw ang ibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Maiking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.